hindi ko ma-imagine mga pre kung gaano karami yung fry na kayang i-produce ng dalawa na to. Simpleng bagay na, makakapagpasaya sa aming mga breeder, yung makita namin yung mga breeder namin na kondisyon at nanganganak, worst yung pagising mo at pag tingin mo sa mga gapis mo ay nakalutang, yun, parang guguho yung mundo mo. Dapat kapag nag-isda, tandaan nyo, walang permanente sa mundo, lahat nawawala. Kaya matuto tayong mag-move on. So diba, ikaw, nag-move on ka rin sa kanya. Sabi mo noon, siya lang yung buhay mo, pero ngayon, iba na yung mundo niya. So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back naman dito sa channel ko. So ayun mga pre, for today's video ay magbibigay ako ng quick update sa ating mga guppies. So medyo boring na kasi sunod-sunod na yung pag-out natin ng mga guppies natin, kaya yung mga ref tub natin ay parang nanibago ako at konti na lang yung mga laman. At syempre mga pre, ay mangungolekta tayo ng mga fry. So may mga fry tayo ng Japan Blue Gold Double Sword ngayon at yung fry ng ating Dumbo Ear Mosaic. So maraming mga fry na i-grow out natin. So kunin natin ngayon at ilalagay sa kanilang grow out. So yung mga fry, samahan nyo ako in 3, 2, 1, let's go! So ayun mga fry, dito tayo magsimula. So kung naalala nyo yung last vlog natin, so ito yon. So ito na sila, yung ating bagong strain ng guppy na nandito, Silver Koi Guppy. So yan. So kung nakikita nyo, nag-improve na yung coloration niya kasi naarawan sila rito. At yung babae ay unti-unti na rin kumaganda yung katawan. So baka next month ay magkaroon tayo ng mga fry nito. So dito naman ay yung Dumbo Ear Mosaic natin. So kahapon ay nag-ship tayo ng 90 pieces na Dumbo Ear Mosaic sa ating kaibigan. Ayun. So ito pa yung natira mga pre. So pasensya na kayo, maingay dito dahil maraming mahiwagang aso dito. So ito, siguro more or less nasa 50 pieces pa yung mga Dumbo Ear Mosaic natin. So hindi ko pa to i-out kasi nga hindi pa malalapad yung mga buntot nila. So parang ano pa lang, kaka-juby size pa lang. So siguro mga next month, maganda na yung katawan nito. So dito, wala tong laman mga pre. Ito yung kinokondisyon ko. So ready na yan, nalagyan ng fry kapag nanganak na yung ating Silver Koi Guppy. So ayun mga pre, dito naman, ito yung mga fry ng ating Dumbo Ear Mosaic. Ayan, so napakaraming fry yan mga pre. Ayan, tingnan nyo, sobrang dami ng fry ng ating Dumbo Ear Mosaic dito. So dito ako mga pre, nagkakaling ng mga babae at saka lalaki. So yung mga female, so nandito sa dalawang tubs na to, at saka yung male, yun nga, kanina. So dito, next natin ay ito yung fry section ng ating EBM. So lahat ng mga fry ng EBM natin dito ko nilalagay. At syempre yung mga female, kapag hindi ako busy, yung mga naunang lumaki ay nilalagay natin dito sa next tab. Ayan. So ito mga female ng ating EBM. So hindi ako makapag-out ngayon ng EBM kahit na nakikita nyo. So dito wala tong laman pa. Yung mga EBM natin, ayan o, full grown na yung mga male natin. Ang lalaki ng katawan, ang lalapad na ng mga buntot. Yung problema, hindi natin to maibenta kasi nga yung female ay matagal lumaki. Ayan. So yung plano ko, in-nurture ko to sila ng live foods para mahabol mahabol ng female yung katawan. At syempre ma-i-pair na natin dito sa mga male natin at ma-dispose na. So ayun, may mahiwagang male na lumipad. Ayun, oh. So male yan. So yung male ata lumipad mula dito papunta dito. So ayun nga, sa ref tub naman na to, nandito yung mga female natin na Dumbo Ear Mosaic. Ito female din. At dun, mga female din yan. So dyan ako nagsiselect ng mga unang malalaki, tapos nilalagay ko dyan. Konti lang yung nilalagay ko dyan, siguro nasa 10 pieces lang kasi maliit lang naman yung lalagyan.
So ito yung binibenta ko kapag may pumupunta dito. So para hindi na madistorbo yung karamihan sa ginugrowout natin. So ayun, ipapahuli ko itong mga pre kasi mamaya kukuha tayo ng fry dyan. So dito, ito yung mga female ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Ang lalaki niyan mga pre, ng mga female natin ngayon. Ayan o, tingnan nyo. So malalaki na yung mga female dito ng Japan Blue Gold Double Sword. Dahil nga yung mga male nito, lahat ay namatay dahil sa infestation ng palaka. So medyo busy tayo at hindi natin na water change natin na malayan kasi nga nasa ilalim ng net. Ayun, lahat namatay. Pero mga pre, okay lang yon kasi kahapon nakapag ship out tayo ng 6 na tryo ng Japan Blue Gold Double Sword natin kasi nahabol natin yung paglaki ng mga males. Ayan, so yung male na to, ito na yung 3rd and 4th batch ng mga male natin kasi ito yung mga malaking female, yun yung 1st at 2nd batch na inilagay natin doon nung nakaraan kaso na infest ng palaka. Ayun, naubos. Sayang, mga 20 pieces pa naman yon na full grown. So sana nakapagpalabas tayo ng 20 trios, pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. So marunong dapat tayong mag move on. So dito mga pre, yung laman yan ay isang piraso lang. Nakita ko kanina. So male yung nilagay natin dyan. Dito tayo kumuha kanina. So ito yung fry section ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Ayan. So nakikita nyo, ayan o. So marami yan mga pre. So ito yung 6th and 7th batch ng ating Japan Blue Gold Double Sword. At ito na yung pang-8. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At papakita ko sa inyo mga pre kung gaano kalaki yung mga breeder ko dyan. So ayun mga pre, pasensya na kayo, pinagpapawisan ako. Gusto ko lang malaman nyo na sa pag-aalaga ng guppy, talagang importante yung sizing. So kailangan natin i-separate yung mga fry, yung mga naunang lumaki sa ating fry section. So dapat talaga nating i-separate. At syempre, dapat nating i-separate yung male at female. So hindi naman yun mandatory mga pre, pwede naman mixed breeding. As long as isang strain lang ng guppy. Pero yung problema natin dyan, yung tinatawag nating inbreeding, yung nanay sa anak, lalong-lalo na yung parents sa F1, sa unang anak nila. So magkakaroon talaga yan mga pre ng inbreeding. So mawawala yung ganda ng mga guppy nyo. Minsan nga lumalabas yung mga kal. So yun yung iniiwasan natin dito. Kaya siniseparate natin yung male at saka female. At isa pa, yung mga female kasi ay mako-concentrate yung kinakain nila na pellets ay concentrated sa paglaki nila. So lalong-lalo na yung mga male natin. So mabagal lumaki yung mga male natin kasi yung nurture ng pagkain na pumapasok sa katawan nila ay ginagamit nila sa lakas ng pagbe-breed. So kapag wala silang female na kasama, so concentrated yung kinakain nila sa kanilang growth. Kaya mabilis tayo nakapagpapalaki ng mga male. So napapansin nyo sa pinakita ko kanina, yung mga male natin ay mabilis lumaki kaysa sa mga female natin. So yun yung dahilan. At syempre space. So kailangan natin palawakin yung space nila. So wag natin gawing crowded yung ating mga guppies para naman mabilis lumaki. So ay mga pre, punta tayo sa mga breeder natin. Let's go. So ayun mga pre, pumasok ko dito sa bahay kasi nalimutan ko yung mahiwagang lumang-lumang puwet ng galon ko na nilalagyan natin ng mga guppies. So anyway, nandito lang tayo. So kung nakikita nyo, ayan yung mga marketable size natin na mulis, assorted mulis. So marami yan. So hindi natin muna yan i-out mga pre kasi meron tayong buyer na pinaghahandaan yan. So dito, ganun din. So napakarami yan, more or less nasa 700 pieces yung laman yan. Hindi niya kasama yung mga bagong anak na fry na lumaki na rin. So hinahanda natin itong mga pre. So more or less nasa meron tayo ditong mga 1,000 pieces na mulis na i-out siguro by September o mga October or November natin i-out to para maganda yung size nila. So dito yung mga breeder natin, as if ayan pa rin. So may mga pry na dyan pa ilan-ilan na nailagay ko na dun sa kabila sa mga rest tab natin.
So dito, siguro ito yung next natin na pagtutunan ng pansin. Kasi yung mga Platinum King Moody dito ay sobrang dami na. So ito na yung mga fry na kinuha natin nung nakaraan na nilagay dito. Ayan sila. So hindi pa yan lumalabas lahat. So marami ng mga malalaki. So tingnan nyo, ayan o. May mga malalaki na talaga. So actually fry section to. Kaya yung mga fry dito, hindi ko na nga kinuha. Ayan o. Yung mga fry medyo lumaki na. Hindi ko na muna kinuha kasi makakasagaba lang din naman dyan sila lalaki. So dito, malapit na to mga pre. Halos pa marketable size na rin. So yung plano ko, ikakal natin dyan. Tapos ilalagay natin dito yung mga malalaki. At yung mga maliit, iwan natin at idadagdag natin to. So yun mga pre, marami na akong dada. So punta na tayo sa pinaka main topic natin. Let's go! So ayun mga pre, ito yung tab ng ating Dambu Ear Mosaic. Ayan. So ito na mga pre, yung mga fry nila. So nireduce ko yung number of females. Dati meron ako ditong 10 female, ngayon 5 na lang ata. So nireduce natin para hindi sila crowded. So ayan o, tingnan nyo mga pre, ang lalaki na ng ating mga breeder dito. So kung nakita nyo, ayan mga pre o, yung mga fry nila o, sasandokin natin. Ayan. So ilalagay natin dito para makita nyo. Ayan, ito yung mga fry nila. So kukunin natin to lahat. So ito lahat ng mga fry nila. So kung nanonood ka sa aking channel, so kung naalala mo yung mga breeding technique na tinuro ko sa inyo, so yung ginagamit ko dito ay natural breeding technique. So lagi kong sinasabi niyan, so natural breeding technique, ito yung technique na kung saan hinahayaan nating magparami at mabuhay yung mga gapi natin sa pinaka-natural na paraan. So parang natural environment lang nila mga pre. So yung gagawin mo lang ay kukunin mo lang yung mga fry nila. So yung mga fry nila mga pre, hindi lumalabas, ewan ko kung nasaan. Kanina nang pumunta ako dito, ang dami. So siguro nandyan lang. At ito, meron pa akong hindi nakuha. Malaki na, oh. So, ito lang muna yung fry collection natin. So, magbabawas tayo dito ng tubig, mga pre, kasi kakaanak na nila para hindi bumaho yung tubig at magpapasok tayo ng bagong tubig. So, gawin na natin. Let's go! So, ayun mga pre. Kung nakikita nyo, ito, nagpapalabas tayo ng lubang tubig doon. At syempre the same time nagpapasok tayo ng bagong tubig. So ito na yung mga fry, ay unti-unti lang lumalabas. So yung sa pag-water change mga pre, so gradual lang yung pagkuha at gradual din yung pagpasok para naman hindi masakit. Seriously, what the fuck are you doing? Ay este, hindi sila mabigla sa temperatura, pitch level at timpla ng ating tubig. So konti lang to mga pre. So magpapalabas lang ako ng mga 40% lang or 50%. So pagkatapos nyan ay tama na yan. Okay na yan. So next natin mga pre, tatapusin ko lang to. So dun tayo mangunguha. At syempre ito, lalagay na natin to sa kanilang fry section. Ayan. So dahil sobrang busy yung lolo nyo, so hindi na to masyadong nakukuha yung mga mabilis lumaki, pero lalagyan natin to ng time. So isang araw lang na pagkuha ng lahat ng to at ilalagay natin dyan yung mga malalaki. So yun mga pre, doon naman tayo, samahan nyo ako, let's go. So yun mga pre, okay na fresh na yung tubig nila at doon nagpapasok na rin ako. So dito tayo mga pre. So yun mga pre, kung nakikita nyo yung mga breeder ko, ay nako, ewan ko kung anong nakain ng breeder ko na to, kung bakit ganito siya kalaki, hindi ko alam. So parang imagine nyo na lang yung balloon na swordtail. Ayan o, tingnan nyo, huli natin. So nakikita nyo mga pre, ayan, tingnan nyo kung gaano kalaki yung breeder ko ng Japan Blue Gold Double Sword. Grabe, ang laki to mga pre, tingnan nyo. Nakatingin pa siya mga pre, o galit na galit, sabi niya, ibaba mo na ako. Oh!
So ayan nga pre, tingnan nyo. So hindi ko ma-imagine mga pre kung gaano karaming fry na kayang iluwan ito. Yung isa, ayun po. Yan, ito silang dalawa mga pre. Tingnan nyo. Hindi ko ma-imagine mga pre kung gaano karami yung fry na kayang i-produce ng dalawa na to. So nakaraan kasi ng breeding natin, nagluwa silang dalawa ng almost 100 pieces. So yun na yung nandun sa ating ref tub. So ngayon, ayan, buntis na naman. So yung mga fry nila mga pre, ito. So yung maliit to na guppy, yung na breeder na female yung nanganak dito. So hanapin natin mga pre, papakita ko sa inyo. So let's go. So ayun mga pre, yung mga fry ay nagsigtaguan na dahil ginalaw ko na ng maaga. Sana nga pala kinuha ko muna yung mga fry. So ayun, nagtatago na sila. So subukan natin kunin sa ilalim. Ayan. Saan na ba nagpunta yung mga fry kanina dito? Ang dami ng mga fry dito kanina, nawala. Ginalaw kasi natin ng maaga yung tubig. Sana nga pala kinuha ko muna yung mga fry. So anyway, may bukas pa naman. Uuwi pa naman ako dito. So kunin ko na lang yung hindi natin makuha ngayon. Hala, nawala yung mga fry. So wrong move. Sana kinuha ko muna yung mga fry. Ito sila. Bago natin ginalaw yung tubig at pinakita ko sa inyo yung mga breeder natin. So excited kasi yung lolo nyo na ipakita sa inyo. So ikaw yung magkaroon ng ganun kalaking breeder, di ka magiging masaya. So alam nyo mga pre, yun lang yung isa sa pinaka simpleng bagay na makakapagpapasaya sa aming mga breeder. Yung makita namin yung mga breeder namin na kondisyon at nanganganak, so masaya na kami dun. So yung pinaka worst, yung paggising mo at pagtingin mo sa mga guppies mo ay nakalutang, yun parang guguho yung mundo mo. Pero pag matagal ka nang nag-iisda, so wala na yan. So dapat kapag nag-iisda, tandaan nyo, walang permanente sa mundo, lahat nawawala. Kaya matuto tayong mag-move on. So di ba, ikaw nag-move on ka rin sa kanya. Sabi mo noon, siya lang yung buhay mo, pero ngayon, iba na yung mundo niya. Nag-move on ka rin. So ganito rin yung pag-alaga ng isda, so mag-move on ka kapag mawala. Learn from your mistake. So ayun mga pre, nawala na talaga yung mga fry. So ilan lang to? 2, 4, 6, 8, 10. So 10 lang yung nakuha ko. Pumunta na sila sa ilalim. So anyway, bukas pwede na natin to kunin ulit yung nawala. So ayun mga pre, napapasok na ako ng bagong tubig. So may overflow naman to mga pre, ito kung nakikita nyo. Ayan. So overflow lang muna tayo kasi paubos na rin yung tubig sa drum. So ito, lalagay na natin dito sa fry section natin. So wala nang acclimate mga pre kasi umagaw naman. So halos magkapareho na rin yung temperatura ng tubig nila. So yun, so sana mabilis kayong lumaki. At yung mga naunang fry ay kakaling rin natin yan sa susunod na mga linggo. At ayun, bakante pa dun. So dito, ito na lang yung last natin mga pre, yung mga EBM. So wala pa namang mga fry kasi nung nakarang araw nakakuha na ako dito. So ayan, yung mga breeders natin, no? So ayun, sigurado ako mga nganak na yan. Ayun, no? Nagtatago na siya mga pre, yung sinasabi ko sa inyo, nagsiseparate na siya sa community. So ayun mga pre, maraming salamat sa panonood ng mga video ko. So siguro yun lang muna yung ma-update ko sa inyo. So kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, so pag-click naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So marami tayong mga video na ginagawa. So kaya kung kaya ko, nag-upload ako at least 2 to 3 times a week. So marami tayong mga video na maaaliw at syempre kapupulutan ng aral at makakuha kayo ng mga tips sa pagbibreed ng mga ornamental fish gaya ng guppies at mga mollies. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye.